Ayan po. Nandito kami ngayon sa San Juan Banyo. Dito po ito sa Araya, Pampanga. Bibili po kami ng punla. Kaso nga lang, nagaya po maglibot dito yung tatlo, yung dalawang anak ko at saka yung misis ko. Ayan. Kaya po nakapaligo sila ng di oras dito sa swimming pool po dito sa San Juan Banyo. Maganda po dito. Marami po mga puno. Ito po ito ng mga matatandang puno. Ito po kasi nasa paanan ng bundok, mga rayat. Ayan po yung dalawang anak ko, si Rihanna at si Shane. Tapos po ayun yung misis ko. Nagpipinipicture lang po yung dalawa. Ayan. Ayan po yung mga puno po niyan. Matatanda na po siguro to. Kasi po nung huli kong una ko napunta dito, siguro po ang nakakaraan ay siguro po mga 30 years na nakakaraan nung napunta ko dito. Yan po, kaya po yung mga puno ngayon, naglalaki na po. Dati po kasi, nung una ko mapunta rito, hindi po ganito itsura. Ayan. Ngayon po ay maganda na. Kaya po gumanda kasi po yung mga puno malalaki na. Kasi nga po ito, paanan po ng bundok, ayan po yung bundok. Saan gagawin po niyan, pabundok na po yan. Ayan. Kukunti pa lang po yung naliligo kasi nga po, pa lang po ngayon, January pa lang po ngayon. Pagdating po siguro ng summer na, ayan po. Siguro po, lagi ng puno ito kasi nga po, masarap po maligo dito. Dahil yung tubig po dito, natural po na nanggagaling sa bundok. Ayan po, ayan. Sa bundok po nanggagaling tubig to, natural. Kaso nga lang po, yung mga pool, may mga dahon, gawa nga po ng, mga nakapaligid na puno. Ayan po, dumadating na po yung mga ibang maliligo. Siguro po kung saan sila nanggagaling. Kasi nga po, maganda po dito. Malamig po yung tubig. Malamig po sa paligid. Kaso nga lang po, medyo nagsisimula na pong ayusin yung lugar na to. Para po sa pagdating na summer, maayos na po. Siguro po, pipinturahan po nila lahat ng mga ano rito. Ililisin po nila yung mga bato. Pipinturahan nila yung mga bakal para po mas maganda. Ito pong ano to, maganda naman po sana. Kaso nga lang, siyempre, lumipas yung mga taon, nagkaroon ng lumot yung mga bato. Ito po, ililinisin po nila para mas maganda pagdating ng summer. Ayan po yung dalawang anak ko, naglalaro. Mahingi po sila sa akin ng barya. Ayan po, naglalaro po sila. Kinukuha po, itcha po nila yung points at saka nila hinahanap. Ayan. Ano lang po talaga, kaya kami napunta nito. Bibili na po kami ng punla. Maglilibot lang po sana kami. Kaso nga lang, ayun nga, gusto nila maligo, kaya pinagbigyan ko na. Ayan po si Mrs. Oy, wala po dalang, wala po isang dalang gamit. Kaya ayun po nangyari. Hindi po siya makakapaligo. Nakapants po siya. Ako naman ay nakashorts lang. Kaso nga lang, sigurado malamig po ito. Kahit nga po tuwala, wala kami dala kasi usapan po namin. Bibili lang po kami ng punla at saka maglilibot lang. Pero may pagkain po kami dala. Mga tinapay. Tapos po bumili kami ng mais doon. Bumili po ako ng mais doon sa Kabyaw. Yan po yung mais po yung pagkain namin dito. Pero may tinda naman po pagkain dito mamaya. Siguro doon kami kakain. Yun. Laki ng malaki. Magkakatabi lang. Mas malaki sa nari. Mga giant hito. Hito, tilapia. Nasa bundok, ang laki. Mere, mas malaki oh. Kita ba dyan? Bibitawan mo. Ano yan natin? Ay, meron pa ini. Meron pang dalaga po. Dito, yan ako. Ay, look, ate. Yan, dano. Pre, nakaka-standby lang pala isda eh. Malaki, matanda na yung mga isda na yan ah. Mga ilang years. Tanda na yan. Dito po kami ngayon sa 100 step. Susubukan po namin umakyat sa 100 step kung kakayanin namin umakyat. Kung kaya namin mag-step ng 100, palagay ko, hindi kaya. Siguro po mga 10 step lang kaya. Pero 100 po hindi siguro. Bakit yun? Ayan po, susubukan na po namin umakyat dito sa 100 step. Ayan. Ayan po yung 100 step dito sa Mount Arayat.
Pero ang makakakit lang po siguro yung dalawang anak ko. Puso sila sa taas. Kasi po masyadong mataas ako po. Kaya ako po umakyat dito. Kaya ano lang si Mrs. Baka hindi po niya kaya umakyat. Kasi po mataas to. Yan. Pero kaya ko po ito. 100 step. Masakit lang po sa ano ito. Masakit lang po ito sa binti. Kakahita. Kasi nga po gawa nga ng yun nga mataas. Ito po kasi paanan ng bundok. Kaya po naglalakihan po yung mga puno dito. Ito po puno po ito ng mahogany. Yan po. Sari-sari puno po ito. Yan. Dito na kayo. Dito sa palok. Nasaan? Yung po sa palok dyan. Yan po, nakakapulot po sila ng sampalok. May makikiraan muna kayo. Uy, punos ng asri ah. Mataas, yan po. Puno po ito ng sampalok. Nakapulot po sila ng sampalok. Atas po, mayroon po ang hunos ng as dito. Yan. Hunos ng as. Dahil ito ay bundok, baka po may mga as dito. Sigurado may as nga po pala kasi po ito ay bundok. Yan ang hunos. Hunos. Huwag na mamulot. Huwag na mamulot. Ikaw na una. Ipaisa, oh. Yan po po isang hunos ng as. Sigurado po, malalaki na yung mga as dito kasi nga po ito'y bundok. Ayan. Pero po, siguro, sila yung nagtatago doon sa taas ng bundok. Ayan. Ayan. Sampalok. Yung nakakapulot-pulot sila ng sampalok kasi nga po, may puno po ng sampalok dito. Ayan. Naglalaki ang puno po. Ay, nakagad yan kayo eh. Pumipipur kayo. Doon ka doon, sa may taas. Doon. Take yun. Yung patayo. Yan po, siguro. Yan po sila. Nandito na sila. Nandito kami sa bungad. Yan po, ito po. Diyan o. Ito, balok. Matapis po kasi. Yan pa isa o. Yan pa rin isa yun. Yan pa yun. Pwede akit ka nga ba? Huwag nga akit. Agad niyan ka lang. Yan, kayong dalawa lang umakit. Eh, hindi mo ka kaya nandiyan. Hingaling ka pa dyan eh. Naku, hingaling ka pa dyan. Huwag na. Rian, ay pa isa rin ah. Rian, ay pa isa. Ay pa isa. Ay pa isa sa palo ko yan. Ayun ah, malaki. Ayan, ayan ah. Ayan ah, laki. Ayun ah, natutukan. Ito. Happy-picture daw po kami doon. Ayan po, akit na po kami sa taas. Nakuna na po isang anak ko. Akit na po kami. Pipilitin po na yung makiha tapos para makita namin yung view sa taas para makita nyo rin kung ano yung tsura ng taas ito. Huwag kami selfie tatay, tayo. Oh, huwag mo to. Ayan po, pauwi na kami. Doon na po kami kakain sa daan.
Kasi nga po, wala naman po kayong pang pagkain. Ang baon lang po namin na yun, mga tinapay. At saka itong bumili ko mais dito sa may Kabyaw. Yan lang po yung baon namin. Eh, kundi lang po kasi namin alam na makakapaligo sila dito. Kaya yan nga. Ito po yung akasya na to. Siguro po, napakatanda na rin ito. Napakalaki po yung akasya na to. Ayan. Siguro po, kaya po nababawasan lang na sa ngayon dahil pagka bumabagyo. Pero po, kapag hindi po talaga sila binabawasan ng puno, inaalagaan po sila dito. Wala po nagpuputol ng kahoy dito sa lugar na to. Ito po yung protected area. Ayan po. Ito po isang malaking puno pa. Napakalaki po ng puno dito. Matatanda na. Yan po yung Maria Sinukuan National Park. Dito po ito sa Arayat, Pampanga. Kasalukuyan po itong inaayos. Yan po. Welcome Mount Arayat National Park. Maria Sinukuan. Ayan po ito. Yan. Ito na po yung nabili namin punla kanina sa may Santo Niño Tabuan sa Arayat. Ayan po. Bumili po kami ng isang kamatis at saka po tatlong talong. Ayan po yung isang talong. Doon ko po nilagay kasi nga po hindi po kakasya dito sa lamesa na to. Bali po ang punla na namin naka-ready ay bali limang tray na po at kalahati. Kasi po kahapon nakabili po ako sa hain ng isang tray at kalahati na sili, isang tray na siling berde o siling panigang at saka isang tray, kalahating tray na siling labuyo o siling Taiwan. Yun po. Medyo po malalaki na po itong talong na to. Ayan po, binili po namin ito kay Aga Seedlings sa may Santo Niño Tabuan. Bali ito po yung itatime namin sa sa Lunes. Yan po. Kapatulong po ako sa mga bata para maitayin po namin ito na mabilis. Yan po. Kasi nga po, yung talong, pantanim na. Ayan po, malalaki na sila. Ready na pong pantanim ito. Ayan po yung kulay ng talong. Siguro po yung kulay niya, may pataba po yan. Meron po yung polyar. Ayan. Kaya po ganyan ang kulay, pampalaki. Kasi po, wala pong tinda sa hain. Kaya po, dumayo pa kami doon sa may Arayat. Tapos nga po, tumuloy po kami doon na nagpunta sa San Juan Banyo. Naligo po yung dalawang anak ko. Ayan. Kaya po medyo napagod kasi nga po medyo mainit po kanina yung biyahe namin. Hindi ko na po sinakyan tong motor ko na to. Ang sinakyan ko po yung motor ko na may kolong-kolong. Yun. Tapos po, ayan mga po, yung hindi po kasi kami nagkotse. Kasi nga po malakas po sa gasto. Kaya po kami ay nagmotor na lang. Parang nag-road trip na lang po kami. Ayan po yung kotse namin, nakagarahe. Tapos po ito po yung isa. Malalapad din po yung dahon nito. Halos parehas lang po yung laki nung nabili namin. Siguro po magkakasabay lang itong naipon na. sige po, hanggang dito na po muna yung vlog ko. at kita-kita na lang po ulit sa susunod na vlog ko po. Yan po. Siguro po sa Lunes ulit para iba-vlog ko po ulit yung paghuhukay at pagtatanim ng mga bata doon sa school. Magpapatulong po ako sa kanila para mabilis po yung pagtatanim namin ng pula. Yan po. Maraming salamat po. At sana po ay patuloy niyo pong suportahan yung aking YouTube channel. Ka-NGTV po. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat.